province life, nagulat ako. Kasi, inilipat ko dito yung manok ko. Yung nakaraan na meron pong sakit na province life. Tapos, ngayon po, nagulat ako mga province life. Andito yung daga ng lawa natin. Hindi ko alam kung bakit siya namatay. Ayan po siya. Patay po yung daga. Ano ba? Pinalo ba niya to? Imposible eh. Basta pag nakakulong, pag napasok ng daga, mapapatay na niya to. Pero ang nangyari, yung daga yung namatay. Tignan natin mga province life kung ano yung tama. Wala akong nakikita ang tama niya mga province life. Kasi pagka pinalo ng manok to, hindi natin makikita na may sugat or what. Kasi ang palo ng manok sa loob yung tama niyan. Pagka walang tare, sa loob malalamog yung katawan. Tingin ko mga province life, lumaban yung manok natin. Kaya siya namatay. Pero imposible. Ilang beses na niyang nakakain yung iba na malalaki. Ang pangalawang tinitignan ko dito mga province type na lason siya sa lason natin. Kumain siya. Dahil ang naisip ko po, yung mga manok natin na nakulong, pinakawalan ko lahat. Yan, ito yung isa. Ayan, pinakawalan ko lahat yan. Wala akong itinira sa mga manok na nakakulong kasi nga pagka nakakulong madaling mapapatay ng daga. E pagka ganito, hindi basta-basta mapapatay ng daga kasi makakatakbo. Living natin ito mga province life. Good morning mga province life. At kahapon nga po ay meron po tayong nakita na patay na daga doon sa ating kulungan mga province life. At ang tingin ko doon mga province life ay hindi po siya pinalo mga province life. Kasi kung titignan ko po yung daga, malusog po yung katawan niya eh, mataba. Kaya inisip ko, imposible talaga na dahil lang sa palo ng manok. Kasi ang manok na yun mga province life na nasa kulungan ay may sakit po yun. Kaya po hindi ko consider na pinalo po siya ng manok. Ang inisip ko dyan mga province life ay nakakain siya ng ating lason mga province life na sinet up para sa kanya. Kasi nung nakaraan, naglagay po tayo ng chicken joy sa loob ng ating trap mga province life. At dun nga po, napatunayan po natin na epektibo po talaga trap na ginawa nung nakaraan. Tingin ko po mga province life, kumagat na po siya. Dahil po, yung iba nating manok wala na sa kulungan. Dahil hindi po siya makakain ng mga manok, ay sa sobrang gutom siguro, ay pinasok na niya yung trap. Kaya nakakain na po siya ng sinet up nating lason. Ayun, iniwan ko lang po dito sa labas mga province life. Hinayaan ko na lang sila dito sa labas. Yung ating mga manok na nakakulong noon. Dahil sa nakikita ko, okay pa naman yung ano nila. Paglaki naman nila dito. Ito, malaki. Yan, malaki. Kasi yan pa yung isa. Mga malalaki yung kulay puti. Tsaka yung may halong brown. Ito din, malaki yung isa. Katamtaman yung laki niya. As ito yung maliit na huli sa kain siguro yan. Tapos mga province type, yung ating pong dominant CC ay kinulong ko. Andito siya mga province type. Kasi mga province type yung ating dominant CC ay nangangasta ng mga sisiw, yung mga maliliit. Yung mga ganito mga province type. Oh. Diyan, tulad dyan sa kulay puti. Kinakastan po niya. At pagka ganun mga province type, sobrang laki po niya, ay pwede pong mamatay yan mga province type. Kaya kinulong ko na lang po muna siya. Tapos natatakot yung ibang mga manok sa kanya mga province life. Kaya hindi makakain yung ibang mga manok dahil natatakot sa kanya sa ating dominant CC. Hindi tulad kasi ng ating Torkins mga province type. Yung ating Torkins kasi, yung kakastan po niya ay pipiliin lang niya. Hindi po lahat ay pipilitin po niyang patungan. Hindi tulad ng ating dominant CC mga province type. Kahit maliit, pinapatungan po niya. Kaya ayun, yun na lang ginawa ko. Kinulong ko na lang po muna siya. Tapos yung isa nating Sussex dominant blue na may tama, inilabas ko po siya mga province life kasi wala naman po siyang sipon. At ayun yung sa batok niya, medyo umukay-okay na rin po yung
sugat niya sa batok. Kagat po ng daga yan. Kasi ito yung kanina. Pakita ko lang mga province life yung mga manok ko. Yung mga inahin natin. Ito yung mga bago. Yan, mga bagong inahin po yan na pinalaki natin. Yan, bago yan. Sa, ano yan, Sussex hulo. Ganon din po ito. Yan. Ito yung malaki mga province life. Linis din po ako ng ating manukan mga province type. Kaya kung mapapansin nyo, wala na po yung mga rice hull. Bali, pagka rice hull kasi mga province type, ano, mas lalo pang dudumi lalo yung manukan. Kaya mas maganda, hindi, wag na rice hull. Pagka umiti sila, walisan na lang agad. Yun na lang yung plan ko. Kasi madit lang naman yung manukan ko na to mga province type. Kaya yun na lang yung gagawin ko. Wawalisan ko na lang lagi. At ayun po mga province type. In-update ko lang po kayo sa ating trap mga province type na napaka-iktibo. Ito po pala mga province type. Andito po yung trap na linagyan natin ng sinangag na buko mga province life. Balang ginawa ko, binudbud ko dito. Tapos, pinasok ko sa loob. Tapos, binudbud ko rin dito. Paganyan. Tapos, sa bunganga niya. Tapos, naghalo na siya dun sa laso na nandito. Parang bago ulit yung hukay. Oh. Baka may bagong daga na naman dyan. Mga province life. Pero, ayun lang. Pagka meron, yun lang yung gagawin natin. Lagyan natin ng manok na fried. Tapos, kahit maliit lang po yan na fried chicken. Basta mabango po sa amoy ng, ano, ng daga. O kaya yung buko mga province life na sinangag, ilagay natin sa ating trap mga province life. Pag pinasok mo yan, tapos naghalo dun sa lason, makakain nila yan. Kaya, ayun, napaka-epektibo. Bali, ito po pala yung ating Brazilian shamu. Ayan, di pa siya nangingitlog. Tsaka, hindi po siya makalipad mga province life. Kaya, most of the time, andito lang siya sa baba. Tignan ko minsan dito mga province life, baka may itlog. Bali, ayun lang po mga province life. Yung update sa ating manukan. At, ayun, epektibo po talaga yung ginawa natin. Kaya, pagka hindi po gumana yung lason lang, kasi yung lason mabango din po yun. Pagka hindi po siya gumana, gamitan natin ng ibang sistema. Bali, paalam po mga province life. Maraming salamat po.